Good morning po. Welcome to SportsIQ. So, Tom Willie, updates lang po. Kailan na po yung opening ng 2021 season? Bong, magsisimula kami kasi nabigay tayo ng letters sa IATF noong Monday. Sumagot din sila noong araw na yon na i-agenda na tayo sa, kala ko last week, baka this week, i-agenda na tayo for para mag-request tayo. Ni-request kasi natin mag-opening nito in July. So, inintay natin ang final presentation ko sa kanila maybe this week. Para this coming week para masimula natin. Ang request natin July, mid-July pataas na makalaro na tayo ng yung official games. Kumusta nakita niyo po ngayon kasi yung teams may sarili-sariling bubble practices. So ano po yung reaction niyo na parang may initiative rin sila na gumawa ng sariling bubble? Yung ibang mga players nag-hotel sa mga probinsya kung saan sila naglalaro. Kasi katulad yung ibang halos madami sa Batangas. Alam ko 8 to 9 teams sa Batangas. So yung ibang mga players at ibang coaches, sarili na nilang gastos na nag-hotel na sila doon na sila, minsan lang sila umuwi. Tumatawag din sa akin yung mga ibang mga players kung kailan magsisimula, kung tuloy ba. Kasi ang hirap din ng ginagawa nila, balikan from Batangas to Manila at yung Pampanga rin. Yung NLEX, ang alam ko, kausap ko din si Coach Sheng, balikan din sila. So, nahihirapan din. Pero, yun nga, kasama sa trabaho, sabi ko, yung sakripisyo niyo yun, magiginuhan, maayos na natin pag nagsimula na tayo ng game. And Coach, So, punta po tayo sa Gilas, Coach. Ano pong reaction nyo lang na undefeated sila nung qualifiers and puro bata yung players? Okay. Ang galing nila. Katext ko din yung mga sina Isaac Go, sina Neto Brothers, sina Ray Suerte. Katext ko before and after. Kinakamusta ko. Naglolokohan kami. Ang ganda. Yun yung sinasabi kong programa na ginawa ng NCC. Maganda. At yun na nakita ko, sinasabi ko nga sa mga interviews ko, nakita ko yun sa Iran. Nung 05, nandito sila. 05 o 06? 05 yata. Nandito sila sina Barami. Ano pa sila? College nun. Kita mo. Pagkatapos ng mga ilang taon, nagbunga. Champion sila ng, sa Asia. Kung saan sila sumasali. So, ganun talaga. Ganun. At talaga, congrats ko nga sila, sabi ko, ang sarap maging Pilipino dahil sa inyo. Mabuhay kayo. Sabi, hindi ko, sa atin to. Masisiyahan kayo sa mga bata. And Coach Aikom, kasi syempre sila Isaac, nagpa-draft na rin po. So, gaano ka po ka-excited para sa kanila na even before sila naglaro sa PBA, ang laki na nung experience nila bago pa sila pumunta sa mother teams nila? Ay, yung mga experience na Isaac Go, nag Jones Cup, Ateneo, tapos ito, OQT. Yung experience, hindi mo kayang sukatan o mabayaran yun eh. Ay, iba yan, talagang battle ready na yung mga yan na pwede nang pakawalan sa international. Kasi po si, kagaya po ni Jimmy Alapag, sabi niya, for Gilas po to be better sa future, kailangan pa rin ng PBA players. So, ano pong reaction nyo doon na parang kailangan pa rin may mix ng bata and PBA? Yun, may nagsasabi din talaga sa akin, yung ibang mga press na kailangan may kasama din na pro. Okay lang sa amin. Sa amin kung anong kailangan ng Gilas, kung anong kailangan ng SPP, kailangan nilang players, sige. Kailangan nila ng coaches, okay. Kailangan nila ng ball boys, katulad ng FIBA qualifying.
Pero hindi, wala naman tayong players. Hindi natin masasabi agad players agad sina Isaac, pero nasin atin talaga yun. Pero anong pinahiram natin? Referees, stats, mga utilities, yung makakatulong, kahit anong tulong, kahit manghiram ng bola, for example, ang SBP, kahit anong tulong na kailangan at kaya namin itulong, ibibigay namin sa SBP. Kung hindi nila kailangan ng PBA players, okay din, di ba? Eh, kung anong makakabuti, depende talaga sa coaching staff at sa SBP. Ancom, kasi yung bubble nila, same lang nung bubble nyo eh. Yung SBP po ba nakipag-coordinate sa inyo bago nila gawin yung Clark bubble nila? Oo. Lagi kami nagmi-meeting ni na Edie Barrios, ni na Butsa, Antonio, kung anong gagawin bago yun yung simula. O yung, habang ginagawa natin yung bubble natin sa Clark, na kinakausap na rin nila ako kung paano. Talagang all throughout hanggang matapos, hanggang magsimula, paano, ilang meetings kami. Kasama din ng mga staff natin na mga anong experience nila, anong pwede mangyari. Handan-hand kami ng SPP dyan sa bubble nila. So, bale, well, last year pa lang parang na-envision na nila na mag-host sila dito ng FIBA. Tama. Di ba dapat Feb yun? Hindi lang natuloy sa Feb. Kasi yun nga, nagkaroon tayo ng restriction. So, buti natuloy ngayon. Nakita naman nila at nakita man namin FIBA kung anong ginawa natin, yung mismo din ang ginawa ng SBP, para tayong blueprint eh, na ginaya nila, na nagdagdag pa sila ng konti, na improve pa nila yung mga ibang aspect na hindi namin na nakita. So, malaking bagay yon. Ang ganda ng ginawa ng SBP. At sumulat na yata ang FIBA. Si Secretary Hagop yata sa Opo. SBP na nagpa, di ba? Nang nagpapasalamat, naging successful. Pinadala na ako ni Ryan Gregorio. Ayan po, mabalik naman po tayo sa PBA na rin po. Ano pong plano? Ilan pong conference yung plano nyong i-hold this season? Two conferences. Kung magsisimula tayo ng July, kung papayagan tayo ng task force, siguro matatapos tayo by October. May gap ng siguro ng 5 to 7 days. Simula na ang second conference. Kung dire-diretso, walang problema, matatapos tayo by January. Anong conference po ng import com? Yung Coms Cup or Govs Cup? Yung second conference. Ang problema kasi ng second conference, one, papayagan ba tayong magpalaro dito ng imports? Kung okay, papano quarantine? Papano pag kunwari ayaw mo yung import? Diba? Misa nagpapalit ka agad, paano balik nun? So ilang araw kung walang import, hindi naman, diba? So yun mga dapat pag-aralan. At pangalawa, kung papayag din ang mga imports na pumunta sa atin. So ano yun vice versa eh. Kung anong okay sa kanila, okay ba sa atin? Okay ba sa atin, okay ba sa kanila? So yung mga dapat pag-aralan pa. Kung sa ganun po ba, limbawa, yung player, yung import po, biglang mag-request ng if gusto niyang maglaro dito sa atin, kailangan siyang pabakunahan. So, pag ganun po ba, is it the team's responsibility na bakunahan yung player or PBA magpapabakuna sa player? Kahit ano, di ba? Pero mas maluwag sa kanila kung US yun, ha? Sa kanila, walk-in lang eh. Hindi ka na nga hindi ka na pipila, hindi ka na mag-online. Kung gusto niya talaga, talagang sa kanila. Kung dito, bakit hindi? Diba? Pero yun nga, may 28 to 2 months ang iintayin mo. So, palagay ko, mas kung gusto talaga niya magpabakuna doon, pero pwede naman tayo magbigay. Kung mamarapatin tayo ng DOH. Yung how about naman po si eto ko pwede po ko po bang itanong about kay Kiefer kung ano pong status ng magiging status niya in the future. As of now, yun nga, nag-decision na kami na kailangan i-honor niya yung kontrata hanggang dun pa lang usapan natin. So
may nakakipag-usap din sa akin mga kampon ni Kiefer, okay naman, pero hindi nga natin alam kung paano, ano na ba ang sitwasyon niya. Pero as of now, yun, kailangan sundin niya yung kontrata niya. Mabalik po tayo sa Gilas. Ano po expectations niyo sa OQT? Kasi, of course, dito sa Asia, alam naman natin, kayang-kaya ng Pilipinas. Pero sa OQT, iba na po yung labanan dun. So, ano pong expectations niyo sa mga bata? Sa akin, yung nakita ko nung unang game natin, dito pa lang yung Korea, di ba lagi tayong kontrapelo dun eh. Opo. Nakita ko, medyo tinatago ni Coach Tab yung laro, yung opensa, pero nanalo. So sabi ko, kaya to. Nakita mo yung ganda ng depensa na ginawa niya, yung nag-rotate ng first game. Tapos pagdating ng second game, nagtao-tao siya. So nililito niya eh. Tapos pagdating ng third game, pinapatay niya yung pass break. Iba eh. Iba talaga yung depensa. Yun ang talagang doon mo makikita ang coach. So ganun kagaling si Coach Tab. Diyan sa basketball, basta basketball, okay si Coach Tab. Yun. So dito makikita niya. Ang problema lang dito, ito malalaki. Mga experience na mga malalaki din yung katawan. Kaya sa bungguan, iba na to. Tapos iba din yung sistema nila. Kasi mas matagal sila magkakasama eh. Kung tayo, mga ilan tayo, pero mas solid yun. Katulad na sinabi ko nga sa Iran, yung Iran since college, magkakasama na yan. Hanggang mga, di ba, ang gagaling na nila. Pero makikita natin yung experience at yung galing ng mga players natin. Nina Isaac, nina Kwame, kung paano, nina Kyle. So doon mo makikita kung paano. Sa akin, ano, laban tayo dyan. Lalabanan natin yan kung paano. Mababasa ni Coach Tab, pero mababasa din naman tayo ng kalaban. Magandang experience sa mga bata yan. Yan ang, yun nga, kung sisimulan mo, simulan mo na na ano, mahasa na ng mahasa. Hindi yung pagdating sa last 2 months audit, di ba? So maganda to. Maganda tong programang ginagawa ng SBP. Balik po ulit tayo sa PBA opening. So, yung venues po ba kung set na yon yung dalawang inares? Kausap ko na si ex-mayor, ex-governor, Junjun Inares. Okay siya. Pero hindi ko pa nga, sinabihan ko lang, nag-usap pa kami. Pag nag-okay na ang IATF sa atin, kakausapin ko na siya formally, at kakausapin ko kung sa Pasig tayo, kakausapin ko si Mayor Vico para payagan tayo maglaro. So, inuuna ko muna tong pagpayag sa atin ng IATF sa atin. At ano, Bong? Opo. Kahapon, na rookie sophomore orientation kami. Opo. Na ginagawa natin every year. Hindi lang natin nagawa last year kasi nag-pandemya. So, sinama na natin yung sophomores dito. Ano sila? 33 rookies, 22 sophomores. Nagsimula kami ng 10. Nag-ano yung mga speakers. Ang pinag-usapan namin, personality development, yung grooming, at yung decorum, business, kung paano ka makakapagana ng businesses mo. Ginagabayan namin, inano namin ang mental health. Mental health, pinag-usapan. Social media, how to deal with media, at paano ka magpo-post. Inadunin din namin ng marketing, kung paano ka namin ipopromote, ano-anong kailangan obligado mong puntahan sa mga liga. Pinag-usapan namin ang mga suspension and fines, at yung mga landing spot, mga flapping, explain namin, at yung kontrata nila. How to deal with your contract, kailangan magbayad ka ng taxes, ito mga kontrata. So lahat yun, in a span of 2 hours na nagawa namin na buti naman nandun lahat sila. Ang wala lang dun kasi si Williams ng talk and text. Kasi babayay siya, nasa aeroplano siya papunta dito. Pero lahat ng 54, nandun lahat. Nagpapasalamat naman ako sa nila na umatin sila. Saan niyo po ginawa yung orientation ko?
Sa ano, online. Online lahat. Kala ko, online ano, kala ko in person. Personally po, para sa inyo, gaano po ka-importante yung ganyan? Yung hindi lang po orientation, kundi mentorship para sa mga bagong players? Kasi, lalo na po sa paghawak ng pera, because once umirma ang rookie sa PBA, talagang instant yaman eh. So, gaano po ka-importante para sa kanila na may mentor sila sa paghawak ng finances nila? Dapat, ano eh, talagang meron sila. Dapat nakakatulong din yung mga agents nila. Dapat talagang meron. Kasi yung iba, kung naalala mo, nung mga 80s pa, pagkabili, bili ng kotse, bili ng mamahaling relo, kung ano, di ba, hindi. Tapos pagdating sa dulo, wala rin. Kailangan, siguro naman, sa nangyari sa pandemya na to, alam mo na kung gaano kahalaga ng pera, alam mo na kung gaano kahalaga ang pamilya at ang mga kaibigan. So, iba. Iba na. Pero ito nga, yung naituro namin na dito kayo mag-invest. Kung mag-invest, punta kayo dito. Pwede kayo mag-invest dito. So, nagagabayan natin. At yung, kung, yung ugali nila in and outside the court, importante yun. Kasi yung mga rookies ngayon, iba yung dadatnan nila na environment. So, did you talk to them about to na, kasi before, alam ng rookies, first game nila, Araneta agad, may mga tao. So, nakausap niyo po ba sila na wag muna kayong mag-expect ng usual PBA atmosphere? Hindi naman. Hindi namin napag-usapan yun. Pero yung iba kasi nakikita naman nila yung bubble natin. Siguro alam naman nila, nakikita siguro din nila dati sa NBA. So alam na nila siguro mag-adapt. Ang mawawala lang naman dun, fans eh. Pero kung paano natin patakbuhin, kung paano tawagan, kung paano set up, pareho rin. Ayun lang, merong dati pwede ka nang pumasok sa dugout, di ba? Ilang oras pa lang. Pero ngayon lalagyan namin ng oras kasi iniingatan nga namin. In the future po ba, tingin nyo kailan magkakaroon ng audience sa games natin? Sana sa semifinals and second conference. By November or by December, magkaroon ng kahit konting fans. Or incentive na yung mga na-vaccinated, pwede manood ng games. So, doon, sa akin, sa tingin ko, sana. Wag lang, eto nga, katulad nito, okay pa tayo. Oras na mag-spike, wala na. Siguradong hindi kami makakalaro. Kaya ngayon, ang tutuloy yung sinasabi ko sa mga players, pati sa mga fans, yung ang hashtag natin, ituloy ang laban. Ibig sabihin nun, alagaan natin ang sarili natin, ingatan natin itong pandemya na to. Kasi oras na mag-spike, wala na. Hindi lang PBA ang mawawala. Mga negosyo natin, mahirapan na naman tayo, andyan na naman yung mental health. So, ingatan po natin yung ipaglaban natin, ituloy natin ang laban. Yun, tungkol po sa pandemya yon, ituloy natin ang laban natin dito sa COVID-19. So, kung sakaling ganun nga sa second conference, yung fans po ba required ipakita yung vaccine card nila? Bong, hindi ko masasabi kung anong sasabihin sa akin ng IATF, di ba? Kung sabihin, sige lahat, pwede pumunta. O kailangan magpa-swab muna kayo, magpa-test muna kayo, o pwede lang pumunta. Siyempre, pag sinabing ang pwede lang pumasok ay yung vaccinated, kailangan may makita silang ebidensya, yung card, or kung meron na nga tayong passport for the vaccines, ipapakita talaga. At kung paano. Kasi yung NBA, merong section na vaccinated, may okay. Section na hindi na babax, na hindi pa na babakunahan. So, ang ganda eh. Pero kita mo, puno ang ang ano nila. So, sana dati hindi natin pinapangarap yan. Ngayon, pinapangarap ko na magkaroon na ng fans. Ayan po, speaking of vaccine, may mga teams po ba or players na nag-report na sa inyo na bakunado na sila? May mga vaccines, siguro by this July, mga ilang percentage na, madami na ang
the box. Kasi E4 eh. Pinayagin na tayo sa E4. So, medyo okay na tayo. Yung plano po for players, players, coaches, staff, ball boys ng vaccination nila. Ah, yun. Siguro, by July, karamihan sa atin na vaccine. Yun ang isang ipipresent ko din sa Task Force 1. Sabihin ko sa kanila, yung gaano ka-successful yung bubble natin sa Clark. 2, yung tinakbo namang scrimmages natin sa, di ba, out of NCR na scrimmages, na out of 360 packs, lima lang ang nag-positive. Dalawa pa doon, asymptomatic. Tatlo doon, mild symptoms pa. So, naagapan natin yon at nag-fully recovered na ulit sila. So, yun, plus yung baka magkakaroon na tayo ng vaccine, so malaking puntos na sa atin na pwede kong, yun ang isa sa mga depensa ko na payagan na sana tayo. So, na-implace, na-disiplina natin yung mga players. Kita mo, sa 300, kung kasama pa nga mga empleyado, mga 450, yun nga, lima lang ang nag-positive sa atin. Na, so, nagulat po ba kayo doon, coach, na yun nga po, ang daming players na magkakasama sa isang lugar, ang daming players, coaches na nasa isang court, pero lima lang po yung nag-positive, hindi nagkahawa. Nagulat po ba kayo doon? Oo, sa akin, yun nga, yun ang pinagdadasal ko parate, na huwag magka-outbreak. Pag nagka-outbreak, hindi na matutuloy yung PBA. Siguradong sasabihin sa akin, hindi mo makontrol ang players mo. Ito, kita mo yung alaga nila, yung sabi ko nga, home, gym, home, alagaan nyo. Ito ay para sa kinabukasan natin lahat. At ito ay para sa pamilya nyo at para sa pamilya ng mga teammates nyo. So alagaan, nagawa. Parang yung bubble natin sa Clark, di ba? Kaya nilang disiplinahin yung sarili nila eh. At yung kaya ng mga coaches ayusin yung kanilang mga players. Ganun din eh. Kita mo, pag inano natin kahit hindi bubble, ito semi-bubble, iba eh, di ba? Pag professionals na kasi, na talagang alam nila hanap buhay nila to. So, ganun sila kaingat. Ayan po ko, maraming salamat po. Any parting words na lang po para yung fans din is mapanatag loob na babalik na nga PBA. Ito po, katulad na sinabi ko nung huling bubble, parating na po kami, ito na, sana payagan po tayo ng July. Pero paulit-ulit ko, sinasabi ko po sa lahat ng interviews ko, sa parting words ko, kailangan pa rin po namin ng mga dasal nyo. Malaking bagay po ang dasal nyo. Yun po ang nagpapalakas ng loob sa amin. So, konting dasal pa po ay masisimula na po natin ang PBA. Maraming po salamat sa patuloy niyong suporta at sa mga comments niyo na nakakarating sa akin, lalo sa mga media. Malaking bagay po kayo sa amin. Yun po, kailangan po talaga namin ng dasal niyo. Maraming salamat po and ingat mo lagi, Kom.